At boom! So yun, what is up mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa ating bahay. Wala tayong ride ngayon kasi medyo nag-uulan-ulan, kakatigil lang ngayon. Bali ang gagawin natin ngayon, syempre after ng ilang araw na nag-ride-ride tayo kung saan-saan, wala mong lalayo eh, dito lang naman. So yun nga, oras na para linisin natin itong mga motor natin. Syempre kasama natin dito, ang gentleman south. Yun, maraming salamat sa mga binigay nyo. Oras na para pakita ko naman sa inyo kung ano yung mga kayang gawin na itong mga products ng Gentleman South. Tara, ilabas na natin yung mga motor. Bali, na ilabas na natin to si Classic at si Simba. Papakita ko naman sa inyo kung gaano sila kadumi para makita nyo kung ano yung pinagdaanan nito mga to. So yun, bali ganun kadumi itong si Classic. Pagdating naman dito kay Simba, hindi naman siya ganun kadumi dahil hindi naman natin siya masyado na ilalabas. Hindi katulad dito kay Classic na halos palagi natin ginagamit. So yun guys, bali bago natin simulan yung pagka-car wash natin, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung products ng Gentleman South. Unang-una meron silang degreaser. Para to guys sa mga sprocket and then chains dito. Especially dyan, yan. And then yung sprocket dun sa loob. Tapos meron silang ano, Gentleman South na shampoo with wax. Yun, syempre bago tayo mag-start, ito yung gagamitin natin pinakauna. So yun, meron silang helmet deodorizer yung pangalan nito. Pero pwede rin siya sa gloves, sa jacket, basta sa mga apparel. Bango nito guys. Meron silang nano slip para naman to sa mga scratches dun sa mga tangke natin. Mawawala to guys if ever tama yung pag-apply nyo. And then meron silang black and black para to ano, sa mga plastic and rubber na parte ng motor natin. Para bumalik yung pagka-itim ng kulay nya. Meron din silang ceramic coating. After ng nano slick, ito yung ilalagay ng ceramic coating para magkaroon naman siya ng ano, protective coating. Ito kasing nano slick, wala tong protective coating. Ito yung magsisilbing top coat ng nano slick kasi meron siyang mga protective layers like UV rays protection, tapos magkakaroon siya ng hydrophobic effect. Yun, kaya combo tong dalawa. Meron tayong headlight restorer, meron tayong Rub Pro para naman to sa mga chrome na parte ng motor natin, at saka yung mawawala yung mga kalakalawang. Meron tayong Gentleman glass detailing, hindi to pwede sa mga side mirrors, pwede lang to pang sasakyan sa windshield and sa mga salamin, yan glass. So yun nga guys, bali yun yung mga products ni Gentleman South. Ang mangyayari nga lang ngayon, papaliguan natin sila sa labas kasi medyo umaambon, konti lang naman. Tapos after natin ipaligo, papasok natin dito sa garahe. Eh hindi natin kasi pwedeng pagsabayin dito kasi nga masikip. Tara, paliguan na natin. So yun guys, bali ang una natin gagamitin ito, shampoo with wax. So yun nga guys, bali tamang punos lang tayo dito kasi may umaambon. Pero if ilalagay na natin yung mga pampapogi nila, papasok na natin sa loob. Doon natin lalagyan sa loob. So yun guys, bali tapos na natin sabunan itong dalawa. Oras na para banlawan kasi lumalakas na yung ambon eh. So yun guys, bali tapos na natin silang banlawan. Lumalakas na talaga yung ambon. Ipapasok na muna natin si Simba para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga ilalagay natin sa kanya. Kasi mat yung fairings niya. Bali, papasok na natin. So yun guys, napasok na natin to si Simba habang busy si Chess na nag-aayos ng ating machine gun ng tubig.
tutuyuin na natin siya ng mga microfiber na bigay ng Gentleman South. Yun, dami niyan. Shoutout sa inyo guys. Salamat. Tuyuin na natin siya. Tapos si Classic sa labas nagpapaulan. Tara, simulan na natin to. So yun guys, bali tapos na natin siyang punasan. Oras na para lagyan natin siya nung matte coating. Pero, if ever kupas na yung mga kahan nyo, kupas na yung pagiging black nung plastic, nung bearings. Kung kupas na yun, dun na papasok itong black is black. Which is yung manunumbalik yung itim nung kahan nyo. Kaya ang mangyayari, total si Simba, bago pa lang siya, wala pa siyang isang buwan, hindi pa ganun kakupas yung kulay nung pagka-itim niya, diretso matte coating tayo. Pero if ever kupas nga, magbablack is black ka muna, and then after nun, magmamatte coating ka. Para magkaroon siya ng additional coating na pang top coat, para mas gumanda yung effect nung black is black. Kumbaga mas tumagal. So yun guys, bali ilalagay natin tong matte coating. Spray lang direct. And then, i-rub agad. Spread nyo agad yung in-spray nyo. Bali, ang ginagawa ni matte coating, nire-restore nyo yung pagiging matte quality ng fairings nyo or ng plastic nyo. So, yun nga, ang another thing na maganda dito kay matte coating, meron siyang protective seal para sa UV rays. Kaya kahit babad siya sa araw, kahit bumabiyahe kayo, hindi magkakaroon ng problema sa matte fairings niya. So yun guys, bali tapos na yung kay Simba. Dito naman tayo kay Classic. Good thing tumigil na yung ulan. So yun, syempre patagayin muna natin. Buti na lang madaming microfiber na binigay si Gentleman South. Guys, bali ang una nating lalagay itong non-slick para matanggal yung mga gasgas sa ating tangke. Pag i-apply niya dito, circular motion lang yung pag-rub. So yun guys, bali ang kailangan kasi dito ay non-slick, hindi siya maambunan. So yun, maambun ulit. Bali, papasok natin si Classic doon para mas maayos natin siyang malagyan ng mga pampapogi ng Gentleman South na products. So yun guys, bali nalagay na natin si Nano Slick. Hindi siya pwedeng maambunan, hindi siya pwedeng mabasa. Ayan guys, kitang-kita niyo yung epekto agad. Medyo umangat yung pagiging glossy niya. Pero wala pa yan kasi kailangan 30 minutes or 1 hour na nakababad si Nano Slick. So yun, habang nag-aantay tayo, ilalagay natin yung ibang products tulad ng degreaser. So yun guys, ito yung kanilang degreaser, Gentleman degreaser. Siyempre lalagay natin yan dyan. Mga greasy parts. Bango ah. Parang pabango. And then nahayaan lang daw yan. Then mamaya natin i-brush. Bango naman na ito. So yun guys, bali ang sunod na natin ilalagay, Rub Pro. Tapos na natin lagyan yung tangkay ng Nano Slick. Tapos na natin lagyan yung kadena at saka sprockets na degreaser. Ito naman yung Rub Pro. Para kay Rub Pro, dito natin siya lalagay. Sa mga aluminum na part. Dito. And then dito sa ating tambutso. Yun, para mabuhay yung kulay niya. Kumbaga para umangat, para mawala yung pagiging faded ng kulay niya. So yun guys, bali if i-apply niyo tong Rub Pro, konti lang. Tapos ikalat-kalat niyo na. So yun nga guys, bali after natin ilagay si Rub Pro, kailangan natin siyang hugasan or punasan. For example, dito, pupunasan natin siya ulit mamaya, mga 5 minutes. And then dito, kailangan natin siyang basain para matanggal yung mga excess na dumi na nakadikit sa kanya. Para lumabas yung pagiging chrome niya talaga, kumbaga umangat yung kulay niya, lumabas yung ganda. So yun nga guys, bali habang inaantay natin tong Nano Slick, Rub Pro, saka yung degreaser, habang nagpa-process sila, lalagyan natin ito si Black is Black para dito, para sa mga puti-puti na yan. Kaso nawalan tayo ng cameraman, kaya gamit tayo ng chest mount. Yun! Alam mo, nasa outing eh, no? So yun guys, para mapakita ko sa inyo kung paano siya ilagay. Yun, kita ba? Bago tayo magsimula, syempre ang kailangan natin, black is black, microfiber, saka kutsilyo. Ba't nga ba tayo may kutsilyo? Para masiksik natin to guys, oh. Yung mga lalagyanan dyan, para ganyan, oh.
Yun, napakagaling. Kaya nga guys, tara simulan na natin. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi hindi ko nakikita yung camera. Pero tiwala lang. A few moments later. So yun guys, bali after natin malagyan. Ayan, kita nyo naman. Tapos pagdating naman sa kabila, kita nyo rin. Yan. Ang ganda ng kinalabasan guys. So yun lang guys, bali tapos na natin silang banlawan. Tapos na natin linisin yung chains, yung sprocket, yung tangke, yung mga pinunasa natin ng Rubro. After nun, papakita ko naman sa inyo yung effect ng mga products nila. Kaya yun, ilalabas na natin kasi hindi na umuulan. So yun, labas-pasok tayo ng motor na nakakapagod. So yun guys, ilalabas ko muna. Yun, after natin ibabad ng 30 minutes yung nanoslick, hinandrub natin siya. Pero, if ever may free time naman kayo, pwede nyo siyang ibabad ng 24 hours. Then, after 24 hours, saka nyo to ilalagay. Ceramic coating. If 24 hours yung nilagay si nanoslick, ang kinaganda nito, magkakaroon siya ng additional top coat, protective layer, para sa nanoslick. Para mas tumagal yung effect. So yun na, bali ang pinakauli natin ilalagay. Yung gentleman tire block. Siyempre para sa ating mga gulongs. A few moments later. So yun nga guys, bali after natin ilagay yung products ng Gentleman South, which is itong degreaser, tire block, nano slick, rub pro, black is black, matte coating. After natin ilagay yung mga yan, ipapakita ko sa inyo kung ano naging epekto sa mga motor natin. So yun, ano pa bang hinihintay natin? So yun nga guys, ganun lang, napalinis na natin tong dalawang motor natin. Pero hindi nyo alam, 3 hours ho yun. Siyempre, nakita nyo naman, umulan, umaraw, umulan, tapos nawala na naman yung ulan. So yun nga guys, bali, gusto ko lang ipakita sa inyo yung epekto, sa kaganda ng quality ng products ng Gentleman South. Sa mga nagtatanong po pala, meron ho silang Facebook page, which is ito. And then syempre hindi naman pwedeng matapos tong video na to na hindi tayo nagpapasalamat sa Gentleman South. Salamat sa tiwala na binigay nyo sa akin. At syempre, hindi naman pwedeng ako lang makakatanggap na itong products na to. Syempre kayo rin mga kaibigan natin dyan. Magpo-post po ako sa ating Facebook page ng ating giveaways, handog ng Gentleman South, which is ito. Yan. Yan po ang ating Facebook page. Bali, dyan ko po sasabihin kung ano yung mga mechanics para makatanggap naman kayo ng products ng Gentleman South. Siyempre, hindi naman ako papayag ng ako lang maka-experience ng effect ng Gentleman South. Yun, siyempre. Siyempre, gusto ko kapag nagkakaroon ako, meron din kayo. So, yun guys, bali sa mga hindi pa nakakapunta sa ating Facebook page, visit nyo yung Facebook page natin and then, doon ko ipopost kung anong mga giveaways natin and then kung anong mechanics na kailangan yung gawin para manalo kayo. Pero guys, syempre, simple lang naman yan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood. And then, nakapagod tong vlog na to. Feeling ko ito yung pinakamahirap na ginawa ko. Kahit nandito lang tayo sa bahay. So, yun nga guys. Maraming salamat once again sa Gentleman South. And maraming salamat sa tiwala na binigay nyo sa akin. Maraming salamat din sa products na ipapamahagi ko sa ating mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Pasensya na ko medyo magulo ang ating video kasi nga umuulan umaaraw. So yun lang, pero kahit pa paano nagwa pa rin natin. So yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng nanood. Maraming salamat sa lahat ng umabot dito. Ride free, ride safe, like and subscribe. Ride free, ride safe. Peace, peace, peace out.